bahay. Guys, may papakita lang ako sa inyo ha. Kasi yung anak ko nag-cut ng grass sa labas. At saka binabayaran kasi niyan, pati yung kapitbahay namin binabayaran sa kasi. Sayang din yung $45 ilang 30 minutes. Kaya yan yung life namin dito guys. Kasi hindi kami mayaman dito. Abangan ko siyang bumalik. Siguro magagalit yun. Kasi wala kasing magawa rito, guys. Sa gawangan lockdown. Kaya kahit paano naging busy siya, nagkakputol ng damo. Hindi niya alam. Hindi sa amin to guys, ito ha. Kapit bahay itong bulaklak, kaya nalang pala. Ang init guys. So, mga 84 degrees yata ngayon. Kahoy, sa kabukiran. Sa Pilipinas, guys, hindi ginagawa. Yan ako, buhay senyorito. Dito sa Amerika, ito ginagawa niya. Sideline niya to. $40 kada, $45 kada sa kapitbahay at saka yung sa amin. Yan. Yan yung akin. Ito yung kangkong ko, guys. Cameraman! Kaya anak ko guys, nag-aaral sa araw. Nasa college na siya si Kanye for IT. Tapos nagtatrabaho din siya sa gabi guys sa Pizza Hut. Yan, kasi gusto niyang pera guys. Yan. Pero believe din ako guys, matured na yung anak ko. Handsome pa guys! Oh, wow! Buti na lang guys, malaki yung backyard namin. Kung hindi, nabuwang na ako dito sa lockdown. Sayang wala ng bulaklak to. Lagas na. Yan ang buhay sa Amerika guys. Cut the grass. Pero pera na rin yun guys. Guys, may dagdag ko lang pala. Kwentuhan lang to ha, kasi wala namang magawa kasi.
Yung anak ko, guys, ano, kanog. Tuwa, natutuwa talaga ako sa ngayon. Happy-happy talaga ako. Instead yung buhay dito sa Amerika, hindi naman ganun kadali, pero napakaswerte ko pa rin talaga. Di naman matawag na mahirap, may parang tama lang din. Ang pinakamahalaga sa akin yung anak ko, guys, na mature na siya. Ang galing-galing niya sa school. Hindi naman sa pagmamayabang, isa siyang almost top sa university sa Washington. Scholar. Sobrang talino niya, kaya patawag ko, guys, na napakayaman ko sa anak ko, guys. Yun ang bagat sa namatawag kong napaka-swerte ko, napakayaman ko dun. Kaya makita ko lang anak ko na snug. Ang tawag nun, guys, yung marating niya yung gusto niya. Yun, happy-happy na ako dun. Makatapos yan ng pag-aaral. At masipag siya, guys. Trabaho sa gabi, school sa araw. At saka siya na bumibili lahat, guys, ng mga kailangan niya. Like ng mga school supply, laptop na, mga damit. Siya na, guys. Sarili niyang bayaran ng telepono niya. Siya na nagbabayad. At saka tinuruan siya ng asawa ko, guys, paano tumayo sa sariling paa na kumita ka ng pera ba na pinaghirapan, na malaman ng anak ko na hindi ganun kadali kumita ng pera. Kaya napakaswerte ko sa asawa ko, guys. Kahit kung age gap namin malaki, guys, pero hindi mababayaran ng pera yung ginawa niya sa anak ko, guys, at saka sa akin. Napaka-supportive niya, lalo na sa anak ko. Kaya yun lang muna, guys. Kwentong chismisan muna tayo. Ayan. Kung gusto niyo magtanong, na magtanong sa akin. Kung kaya ko sagutin, sasagutin ko yan. Paano mag-survive yung life ko dito sa Amerika? Yun lang muna.